Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaayaayang dira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kakayakayang dira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sandibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Para nang nag-alay ng maraming handog ang sumusunod sa kautusan, sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para nang nag-alay ng mga handog na pinagsasaluhan. Ang tumatanaw ng utang na loob ay para nang naghandog ng mainam na harina, at ang nagkakawang gawa ay para nang nag-alay ng handog ng pasasalamat. Umiwas ka sa masama at kalugdan ka ng Panginoon. Mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad puri para sa iyong sala. Huwag kang haharap sa Panginoon ng walang dalang anuman, sapagkat ang lahat ng handog na ito'y itinatagubilin ng kautusan. Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog, ang bango ng taba na sinusunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugda ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa kanya. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan.
at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang iniyahandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog ng may ngiti sa mga labi at magbigay ka ng ikapo ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng ubos kaya. Maging bukas palad ka sa Kanya gaya ng ginawa Niya sa iyo. Ang Panginoon ay masaganang gumanti. Gagantihan Kanya ng pitong ibayo. Huwag mong susuhulan ang Panginoon sapagkat di Siya tumatanggap ng suhol. Huwag kang aasa sa handog ng galing sa masamang paraan. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala Siyang itinatanging sinuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin Niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin Niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos. Isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin Niyang lubos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa aking sasabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos. Salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patotoo at saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin Niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin Niyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, alleluia, alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag Niya, hari Siya ng mga aba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito. Ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan."
Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, kahit po maganda-ganda ang panahon natin dito sa Metro Manila, huwag nating kalilimutan, meron tayong mga kababayan sa iba't ibang panig ng bansa na sinasalanta pa rin ng bagyo kahit humina na. Marami ang binabagyo ngayon sa Ilocos, sa Northern Luzon. Marami tayong mga kapatid ang humaharap din sa matinding pagsubok. At ganun din sa totoong buhay natin. Kahit na tayo ay nakakaranas ng kaginhawaan, kung ikaw ngayon, kasi nga daw bilog daw ang mundo, umiikot ang mundo. Kung ikaw ngayon ang nasa estado ng kaginhawaan, kalusugang maganda, nakakakain ng maganda, ng tama, huwag nating kalilimutan. Meron at meron pa rin tayong mga kapatid na nasa baba, na nasa ilalim. At huwag na huwag kalilimutan, umiikot ang mundo. Anumang maganda, anumang mabuti ang meron tayo ngayon, ingatan natin. Pahalagahan natin, pagyamanin natin. Pero sabi ng unang pagbasa, ibahagi natin. Yan ang huwag natin kalilimutan din. Napakaganda ng sulat ni Sirach. Kung pinakinggan natin ng mabuti, ito ang magandang panimula ng araw na ito. Kung ikaw naman ay gigising sa umaga, huwag mong hanapin yung mga taong tuturuan kang magalit, maging madamot, mang-away. Lagi kang maghanap ng mga dahilan para gumawa ka ng mabuti, ng maganda, ng tama. Itong sulat ni Sirach ang halimbawa. Sabi ng sulat ni Sirach, anuman ang mabuti mong gawin, anuman ang maganda mong gawin, ang kawang gawa, ang pagtulong sa mahihirap, ang pagtulong sa kapwa, iyan ay higit pa sa anumang ibibigay mong alay sa harap ng Diyos. At kung ikaw ay may mga tinitiis, kung ikaw ay nagtitimpi sa maraming hirap sa buhay na ito, sabi ng awit ng isang bata, my suffering is my offering. My suffering is my offering. Hindi sa ginagawa mong marami, hindi sa binibigay mong malaki, kundi sa ginagawa mong mabuti, mas nalulugod ang Diyos. Kaya ano ang pangako ni Kristo sa ating ebanghelyo? Maikling ebanghelyo, pero napakagandang pangako at halimbawa. Hindi kalilimutan ng Diyos lahat ng sinasakripisyo mo, lahat ng paghihirap mo ngayon, lahat ng pagpapakasakit mo ngayon, lahat ng tiisin mo ngayon, sa ngalan ng Panginoon, sa ngalan ng kabutihan, sa ngalan ng katotohanan, hindi makakalimutan ng Diyos yan. Sabi niya, gagantihan kita, hindi marahil dito sa mundo, pero sa aking panahon at paraan, tatanggapin mo ang gantimpala mong walang hanggan. At sa huli, ano ang sabi ng Panginoon? Ito kasi kung minsan, Father, ang mahirap. Ikaw na gumagawa ng mabuti sa kanila, ang aawayin pa nila. Diba? Ikaw na nagmamagandang loob sa kanila. Ikaw na tumutulong sa kanila. Ikaw na nagsisikap gumawa ng tama, nagsisikap magbagong buhay na. Ikaw pa ang napagtitripan nila. Ikaw pa ang nakakawawa. Ikaw pa ang natatalo. Ikaw pa ang nahuhuli. Ito na ang pangako na panghawakan natin at paniwalaan. May mga nahuhuli na mauuna.
At may mga nauuna ngayon ang mahuhuli. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, nabubuhay tayo hindi ayon sa panuntunan ng mundo, hindi ayon sa desisyon ng ibang tao. Nabubuhay tayo araw-araw sa pangakong hindi magbabago, sa pangakong hindi mapapako ng Panginoong Hesus Nazareno. Kaya araw-araw, lagi nating tatandaan, hindi lang tayo humaharap sa maraming hamon ng buhay, kundi araw-araw, haharap tayo sa mas maraming pagkakataon na mas gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Amen. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito, itinataas natin ang ating mga puso sa maalab na pananalangin sa Ama. Ang ating pong itutugon, Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan, naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal din natin ang kaligtasan ng mga kababayan nating nakakaranas pa rin ng masamang panahon sa ating bansa, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, naway manatiling malusog at nagmamagandang loob, ang mga kababayan nating nakabilanggo, ang mga katutubo, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malayong lugar sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, tingnan mo po ng may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ng iyong katotohanan ang aming buhay at bigyan mo po kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ng iyong anak na si Jesucristo. Siya na nabubuhay at nag-ahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa
sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo po kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sandibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Simulan natin ang araw na ito nang may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad si bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nasa tabi kita, Panginoon po, sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang mag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong angking siniyasat mo ako at alam ang aking puso walang maililim sa'yo sa'king gawa di ko pa binabanggit iyon na itong batid sa'yo anuman isip ko'y dinggit alam kong nasa tabi kita Panginoon ko sa lahat ng oras kamay mo ang siyang mag-iingat sa akin di ko maabot karunungan mong angkin ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na June 1, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Sa darating na June 7, Sabado, magkakaroon po, June 17, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayo magpag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley at Miss Jocelyn, record staff ng parokya para sa mga detalye. Pinapalalahanan lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod
sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po mula sa simbahan, sa ating simbahan ng Quiapo, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon, hindi lamang po kapag nagmimisa, kundi sa mga nagpapadala pa rin po ng pinansyal na tulong, maaari nyo rin po yung ipadala rin sa ating finance office o sa parish office at sa mga in-kind donations, kagaya po ng mga bigas, noodles de lata, tubig, sabon. Sana po huwag kayong magsawang magbigay kahit gaano kalaki, karami, kasimple. Lahat ng tulong na iyan ay naibibigay po natin sa mga kapatid nating higit na nangangailangan o kagaya natin nangangailangan din. Maraming salamat sa kabila ng inyong sariling kakulangan at pangangailangan. Naniniwala pa rin kayo sa paggawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilunwalhati ka namin.